Hi guys! Welcome to my channel, Nazi here. So ngayon, may ihohol na naman ako na gold! So ayan siya, pang third purchase ko na to from Arnie Ross. Online selling sila, lagi silang nagla-live sa Facebook. Mag-insert na lang ako ng picture dyan just in case you want to buy something, and trusted seller talaga sila guys. And for the delivery, very prompt ang ano nila. Sobrang express delivery. So it's via DHL, and after like less than a week, nare-receive ko na yung items ko. So excited akong i-share sa inyo guys. So these jewelries guys, they're legit 18K Saudi gold. Ewan ko kung Saudi gold talaga siya kasi hindi ko naman alam yung indication na talagang Saudi gold siya, ano? So, nandito siya. Nabuksan ko na siya before. And I have to check, diba? Siyempre, pag galing sa Pinas, you have to double, triple check kung meron laman tong mga boxes na to. So, mag-flashback muna tayo dyan. And pag bumili kayo ng items, mostly from online selling na mga nagbebenta ng golds, they charge you 3,500 for the shipping fee, and worth it na siya guys. And syempre pag bibili kayo, not just one item, kung may budget kayo, di ba guys, multiple item nyo na just to take advantage for that shipping fee cost, di ba? And disclaimer lang guys, it's not a sponsored video, and wala akong masyadong perang pambili, masyado, wala talaga, konti lang. And yan, pinag-iipunan ko naman, and I work hard for that money, so I think deserve ko namang i-treat yung sarili ko. And these are just lightweight jewelry, so hindi siya ganun kamahalan. And yan, bumili ako ng 1, 2, 3, 4, 5 items para naman masulit ko yung shipping fee cost na binayaran ko, kasi magkano din yun, parang 45 pounds or less than 50 pounds, let's say 3,500 pesos, diba? It's a bit too much. So excited ako. And pag bumibili kayo ng mga jewelries online, syempre i-disinfect nyo yan, especially the earrings pag ito-try nyo, kasi pag nagbibenta sila, they have to try it on, nilalagay nila sa tenga nila, and syempre it's a personal ano ba, hygiene. So yun. And dito nga sa UK kasi hindi ka pwedeng mag-refund talaga ng earrings kasi big deal talaga sa kanila yung personal hygiene. And syempre itong mga to, na disinfect ko na sila. Actually lahat na disinfect ko na, so safe siya. It's not just about the virus or anything, kasi talagang ano yan eh, importante yan, lalo na yung mga earrings. Sa bracelets, mga ganyan, okay lang siguro, necklace okay lang, but the earrings especially, kailangan nating i-disinfect yan lagi. So ano ba ang unahin ko? Eto, etong malaki na to. So ayan siya. Ayan yung brand ng binibilhan ko, Arnie. So yung mga boxes nila, usually meron siyang logo ng Arnie. Ganyan lang siya. Simple lang. And I bought one piyaw. I-check ko na lang yung prices from my ano invoice. Insert ko na lang dyan. So, ang cute nito guys, they said this is 21 karat, and yan siya, beads lang siya na parang fox pearls, mga fake pearls siya, syempre, for just 1,000 something, diba? Yan lang yung mga naalala ko, something-something na lang natin. Yan, sobrang liit lang nitong gold na piyaw. Ito yata yung piyaw. I'm not sure. And sabi ko, ang cute niyan. And just to, ano ba, take advantage of the shipping fee cost, bumili ako ng something na mumurahin lang. So, 1,000 pesos, something. And ito guys, wala siyang hallmark. So, hinanap-hanap ko yung hallmark talaga nito. Wala siyang hallmark. And one online seller na nag-live, tinanong ko doon, nag-comment ako kung talaga bang walang hallmark ang piyaw. And nabasa niya yung comment ko, pero hindi niya sinagot. So, hindi ko alam kung ang mga ganito talaga ay walang hallmark. Let me know in the comment section guys kung meron kayong mga ganito. Since meron din naman tayong mga friends dyan na mga bumibili from live sellers. So, isuot na lang natin. Kasi ang cute niya, guys. And maganda rin siyang isuot with different bracelets. Or mga watches. Ganyan. So cute. I really like the combination na gold and black.
ang cute niya. And sobrang nagustuhan ko to kahit wala siyang hallmark, guys. For that price na binayaran ko, okay lang siya. And sinubukan ko siyang i-magnet kasi sabi nila, pag real gold, hindi siya ma-attract sa magnet. So, hindi naman siya na-attract sa magnet actually. May minu-worry lang ako dito sa piyong, guys. Since elastic siya, na parang ganyan siya. Baka ma-stretch siya over time and maputol. I'm not sure. So, huwag niyo na lang masyadong i-stretch. Iniiwasan ko siya na i-stretch masyado sa pag nilalagay ko siya sa kamay ko. Guys, yung piyong nila, meron siyang damage. So, I bought two items with damage, minor damage. Habang nakaupo ako, ayan, nakikita ko, akala ko parang may powder lang or something. Tapos yan, scratch pala siya or parang basag or something. Not sure. Diba? So, chinek ko na every beads. Okay naman siya. Yun lang yung may faulty. Dapat may discount ako nito eh. But can a man? Arnie Ross. So, ang ating next item, and actually, pag bibili kayo ng item sa online, Facebook, ang ilalagay nilang name is yung nasa Facebook name ninyo. And here, oh my gosh, ang sobrang cute nito, guys. Star, stud earrings. And super lightweight siya. 1,000 something lang din siya, guys. And yan, butterfly back siya. Sobrang nipis. And no hallmark also, but it doesn't matter kasi chinek ko naman siya sa magnet. Ewan ko kung meron pang ibang ways para ma-check kung real gold siya. But for me, I think I'm satisfied sa price na binayaran ko. And since hindi siya na magnet, kaya for me, okay lang siya. And ang cute niya, guys, sa ears, sobra. And pwede kayong mag-multiple earrings na stud lang or kahit anong i-pair nyo rin dito kung meron kayong multiple piercings. Sobrang cute. And also, my daughter can use this one. Ayan, ang cute. Triple star siya. And ang problema ko lang sa maninipis na earrings, guys, meron pa akong nabili na LV last time, that was my second purchase. Sumasabit siya sa towel pag naliligo ako, and I already mentioned na tamad akong magtanggal ng mga jewelries pag naliligo ako or pag natutulog ako. So yun yung problema ko minsan, sumasabit siya sa robe ko or sa towel. Next item, tada, oh my gosh, I so love this. Na-addict ako sa VCA, guys. Gustong-gusto kong i-collect lahat ng colors. But then, kulang tayo sa budget. So, ayan siya. 18 inches. Ayan. Sobrang nipis niya. But I really like it. Wala pa yata itong 1 gram. Later, i-gagramo natin siya since meron tayong gramuhan dyan. This green, VCA, they call it green malachite yata. Oo, malachite. And ito, may konti siyang defects. Before they sent this to me, nag-message sila na may konting damage. Minor lang naman. So, sabi ko, mag-pre-order na lang ulit since pwede namang mag-pre-order. And, syempre, for the price naman na babayaran mo, you want something perfect and if you want to resell it in the future, pwede mo siyang i-resell na without fuss. So, yan. Na yung na-receive ko, meron pa rin siyang minor damage and syempre, nag-DM ako sa kanila and they said na, sabi ng supplier nila na normal lang yon. So, let me know in the comment section kung may mga ganyan minor damages, yung mga ganito nyo. Kung meron kayong ganito, guys, ha, let me know, please. And, this one, I paid 3,200. Muna na siya, but then nakakita ko ng mga sellers na legit din yata sa Facebook kasi marami silang followers and they sell it cheaper than the one na binilhan ko. So, they were selling this for 2,700. So, malaki din yung natutubo nung binibilhan ko. But then, since sila na yung una na nabilhan ko and sobrang na-amaze ako sa pag-deliver nila, the way they pack their packages, okay na okay siya, guys. Kasi yung mga nakikita ko naman, mura nga yung tinda nila pero parang, alam niyo yon, hindi sila responsive sa mga messages. May na-encounter na rin kasi ako na ganun, guys. Ayan yung minor damage niya. That lang siya, guys. But then, syempre, gusto ko sanang i-resend ito. Pero, i-keep ko na lang siya since I really love the color. So, yan. Next time siguro, pag bumili ako, i-make sure ko na lang sa kanila na wala silang damages, especially pag balak niyo siyang i-resell. Kasi sobrang nga namang mura siya sa Pinas, guys. At then, pag binenta niyo dito sa ibang bansa, pwede niyo siyang tubuan. Since iba yung, ano, guys, diba, exchange rate currency. And, sobrang ganda nitong pendant na to, guys, kasi reversible. Next tayo. So, since gustong-gusto ko yung color na yan, guys. Ayan, hindi ko natiis na. Hindi kumuha ng earrings niya. And 1 gram yata to. And 2 grams natin siya later. Lahat ng ito. Tingnan natin kung tama yung grams nila. Sabi nila 1 gram ito. And yung iba kasi, ano, per piece ang ginagawa nilang pagbibenta. I'm not sure though. Pero, ganun ba talaga? Dapat per piece? And depende siguro pag yung mga inspired jewelries like VCA. Siguro ganun.
Here's my last purchase. Black VCA naman siya, guys. Ayan, so may green tayo and black. Since may nabili ako last time na ganito, Onyx, black Onyx na necklace. Kaya, ayan, bumili ako ng earrings niya. Last time na binili ko kasi yung necklace, guys, wala silang available na black Onyx na earrings para i-pair ko dyan. So, yan, luckily, nung in-order ko tong mga to, available ito, guys. So, yan, check natin yung mga grams. So, ito yung portable weighing scale ko for my gold jewelry. Bumili ako kasi, syempre, recently nahihilig ako sa gold and hindi natin alam kung tama ba yung gramahan nila. Pero, syempre, ito siguro hindi siya kasing accurate ng heavy duty na mga ganito. So, yan, guys. I-weigh natin. So, sabi nila, itong earrings ay 1 gram. So, yan. So, yan siya, 1 gram. Ulitin natin ulit, guys. Ayun, 1 gram. So, yan, legit yan. Tama sila, 1 gram na. Try natin yung green. Back to 0.00 siya. 0.97. Ulitin natin. Ayun, 0.97 siya. Less than 1 gram. That's fine. Kulang siya ng 0.3. Ito, syempre, hindi natin to i-weigh kasi ayan lang naman yung gold niyan, guys. Try natin tong necklace. Sobrang nipis lang nito, guys. And kailangan nating maging maingat para hindi siya magtanggo kasi ang hirap niyang i-untangle. 0.87, less than 1 gram siya. Kasi itong ano, parang wala siyang weight. Itong pendant. So I think ang may weight is yung chain niya. Ayun. Balikin natin. Akala ko naman at least may 1 gram siya. So yan, hindi siya maabot ng 1 gram. Ilang ulit ko siyang iweigh. Ayan talaga siya, guys. Less than 1 gram. For 3,100 only. Yung ganda sila magtanday. Only. Para ang dali ng pera. I think marami silang mga buyers from abroad. So yan. 0.53 itong star stud earrings. Yan. 0.53 siya. And kahit walang hallmark to, guys, okay naman siya. So, yan, guys, isa-isahin natin siyang i-magnet. Meron akong magnet dito. Ayan, kinuha ko lang siya sa fridge. Ito is fridge magnet. Tinanggal ko lang yung nasa harapan. So, unahin natin tong piyaw. Ay, maliktad. Ayan, nakikita nyo naman, hindi siya na-attract. And kukuha tayo ng fashion earrings. Tingnan natin kung mamamagnet siya. Ginawa ko na to for my previous vlog. And yan, ganyan lang. Hindi talaga siya namamagnet. Ito, since meron siyang spring, guys, na magnet siya. Kasi syempre, hindi real gold yung spring nito sa loob. Ayan, totoo nga yung sinasabi nila na pag may spring, mamamagnet siya. Ayan, kita nyo? Pero the rest, kita nyo, hindi siya sasama. Oh, walang sumasama. Wala. Yun lang, guys, yung sumama. Kita nyo? But that's normal. Hindi naman mailalak kung walang spring, diba? So, try natin to. Hindi ko pa siya natatry na i-magnet itong mga nabili ko na to. So, tingnan natin together kung merong Jafex. Ayan, tunay. Tunay siya, guys. Ayun. Ayun lang, guys. Pag may metal siya, ayun. So, ayan. Totoo siya, guys. So, try din natin tong gold-plated na stud earrings ni Amber. Ayun. Oh, namamagnet siya. So, yeah. Yan lang ang ating ganap for today. Nag-haul tayo. Nag-check tayo ng weight. And, chinek din natin via magnet, di ba? So, yeah. I hope na-enjoy ninyo, guys. Please subscribe to my channel kung bago lang kayo and if you like haul videos and fashions. See you in my next vlog, guys. Bye!